Dahil po natin na napaluwalhatin po natin, bigyan ng katuwaan ang puso ng ating Panginoon. Katulad ng pagbibigay ng katuwaan ng Panginoon sa puso ng kanyang ama. So, dapat matapos din natin yung trabaho na pinagagawa sa atin ng ating ama. So, what is the work that every believer must do? Ano yung trabaho na dapat natin gawin? Alam nyo, if we do not know the specific work that we must do, we cannot finish the work. Kung hindi natin alam, no, kung yung trabaho na pinagagawa sa atin ng ating ama, hindi po natin matatapos yung trabaho. At pagkatapos, hindi po tayo makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ama dito po sa lupa. So maraming mga Kristiyano, tanungin mo, ano yung trabaho na pinagagawa sa iyo ng ating ama? May mga Kristiyanong song leader, ang sabi niya, to be a song leader. Yung mga tinatanong nating mga Sunday school teacher, no, to be a Sunday school teacher, turuan yung mga bata. Pero hindi nila masabi yung specific na bagay na dapat nilang gawin. At kung hindi po natin alam yung specific na pinagagawa sa atin ng ating Panginoon, we may be doing things unrelated to the things God wanted us to do. Alimbawa, isang nanay, ang sabi ng nanay sa kanyang anak, anak, may pupuntahan ako. Kaya ang gusto ko, anak, pagdating ko, nakaluto ka na ng tanghalian natin. Opo, nanay. So, nung umalis yung nanay, nakikita ng bata, marumi yung kanilang sahig. Ang ginawa ng bata, nilinis yung kanilang sahig. Paglabas doon sa dirty, sa washing room nila, nakita ang daming maruruming damit, kaya ang ginawa ng bata, nilaban. Marami siyang ginawa. And then pagdating nung nanay, ang sabi nung nanay sa anak, natapos mo ba yung trabaho mo pinagagawa ko sa'yo? Nay, tignan po ninyo yung sahig, ang kintab-kintab po. Kintab Johnson po yan. Oh, well, good. Maganda yung ginawa mo. Natapos mo ba yung trabaho na pinagagawa ko sa'yo? Nay, makita mo, nilaban ko pong lahat yung atin pong damit kasi marumi ang damit natin. Ang sabi ng nanay niya, well and good. Maganda ang ginawa mo. Pero ang tanong ko, natapos mo ba ang trabaho na pinagagawa ko sa'yo? Kumamot sa ulo yung bata. Marami siyang ginawa, magagandang bagay, pero hindi naman talaga ito ang pinagagawa ng nanay niya para sa kanya. Alam nyo, ganyan ang maraming Kristiyano. Marami tayong ginagawa, maganda naman, no, pero hindi natin natatapos talaga yung pinagagawa sa atin ng ating Ama. Ano yung specific work of every believer? Makikita po natin yan sa John 15 verse 16. Yan ay trabaho na hindi lamang pastor. It is not a work of a pastor only, or a church leaders only, or church workers only. It is the work of every believer. John 15:16, ang sabi diyan, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. So dito makikita natin, there are three specific works that every Christian must do. Dapat gawin ng bawat mananampalataya. The first one ang sabi diyan, go. Meaning, to evangelize. Saan tayo hayop? Hindi mo kailangan mag-full-time sa ministry. Hindi mo kailangan iwanan ang trabaho mo. Bawat isa sa atin, merong mundo na pinaglagyan ang Diyos para sa atin.
responsable tayo sa kaligtasan ng mga tao doon sa mundo na pinaglagyan sa atin ng ating Panginoon. Remember, sabi ni Kuya Dave nung Sunday, nung last meeting natin, bawat isa sa atin, at least meron tayong 50 good contacts. Yun yung mission field na dapat po nating trabahuhin. Hindi yung tiga Maynila tayo, pupunta tayo sa Mountain Province para doon magbahagi ng salita ng Diyos. Yes, may mga taong tinawag para sa trabaho, yan. No, pero lahat tayo ay tinatawag ng ating Panginoon para yung mga tao na nasa ating kapaligiran, ito ay madala natin sa kaharian ng ating Panginoon. Ito yung unang trabaho na dapat natin gawin. At kung hindi po natin yan ilalagay sa puso at isipan na ng ating pong mga miyembro, marami po silang ginagawa, magaganda naman. Pero sa totoo lang, hindi nila nabibigyan ng kaluwalhatian at katuwaan ang puso ng ating Panginoon. Maliwanag ko ba? Ikalawang trabaho na dapat natin gawin para ang Diyos ay matuwa sa atin at tayo ay maging kapakipakinabang na Kristiyano, ang sabi diyan, bear fruit. Kinakailangan tayo ay mamunga. Bawat isa sa atin ay dapat mamunga. Nagsisimula ako ng church sa Lipa, meron akong nakilala ng isang Kristiyano sa isang simbahan. Hindi lumalago yung simbahan. Sabi ko, bakit hindi lumalago ang simbahan niyo? 6 na taon kayo, 5 ang miyembro. Wala pang average na 1 convert per year. Eh, ang sabi raw kasi nung kanilang pastora, ang nanganganak tupa, hindi pastor. Nakalimutan ng pastora, siya rin ay tupa ng Diyos na dapat manganak. Tama ko ba? Yes. Alam niyo, dito nagsimula ang Kia, pinukpok sa amin ng founding father po namin, si Lorobon Ben Baluyon, na kapag na-convert ka, kailangan yung kaligtasang tinanggap mo, ibahagi mo sa ibang tao. Kaya ako po, after ma-convert po ako, 3 months old po ako, nagsimula po ako mag-mission. Ang mission ko, yung aking mga in-laws, madala sa kaharian ng ating Panginoon. Wala akong alam, wala pa kaming training, wala akong training na dinaanan. Ang tanging alam ko lamang, ang Panginoon ay namatay para bayaran ang aking kasalanan at kasalanan ng marami pang tao. At ang nagtulak po sa akin para simulan ang misyon sa Batangas, 3 months old ako dahil mahal ko ang Panginoon at gusto kong bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. And then, sinirad ko yung aking in-laws, ang aking mga binan, naniwala ang aking mga binan, pero sulupis ang binan ko. Sumunod na linggo, yung kanyang mga kapitbahay, inimbita niya, nagluto siya ng pansit. Kasi ang hirap mag-imbita ng Bible study, pero pag may kainan, madali mag-imbita. Luto siya ng pansit. No, tanong ng mga inimbita niya, bakit? Anong okasyon? Thanksgiving. Okay, ang dami nagpunta ang mga kapitbahay niya, and then Orlando na sila, bago pa kanin ang pansit, preach ako ng gospel. Ang alam ko lang gospel noon, si Jesus ay namatay para bayaran ang aking kasalanan, and then I begin to give my life testimony. And then maraming sumasampalataya. Hanggang sa maka-establish kami ng isang simbahan at sa Diyos po ang kapurihan, doon po sa bayan ng San Juan, yung Gia San Juan Batangas, siya po yung pinakamalaking simbahan. Bunga po yan ng isang person. Nagpunta ako ng La Union ngayon, binilata ko yung T40 principle, medyo binong-textualize na namin yung orientation. No? Binaba ko sa kanila, pagkatapos tinuro ko sa kanila yung bridge to share the gospel, binasulat ko yung testimony nila, and then paano i-share yung gospel, ginamit ko yung kanilang polar evangelism. Excited sila eh. Then pinakita ko, paano natin isasalpak sa programa natin doon sa BCC natin isasalpak?
Yung BCC natin, meron isang facilitator, may dalawang member. Diba? Yan yung bawat lesson na challenge natin. Sino yung dalawang taong gusto mong shiran ng pagpapatawad ng Diyos? O nung ibaba ko yung polar evangelism, sino yung dalawang taong gusto nyong shiran ng mabuting balita through polar evangelism? And then, minodel namin, pinakita namin, alam nyo, lahat ng dumaluroon sa training na ginawa ko, nakita nila lahat na convert eh. Kasi pinakita ko paano gagawin eh. Tapos paano iti-train yung first generation, anong gagawin mo? And then yung second generation, anong gagawin niya rin sa third generation? Sabi nila, oo nga. Madali nga pala. Saan ibig sabihin niya? Na ikalawang trabaho ang pinagagawa sa atin ng Diyos, kinakailangan tayo ay magkaroon ng bunga. Ang bunga ng Kristiyano ay Kristiyano. And then the last one, let your fruit remain. Ano yan? Yan ang tinuturo natin, no? Convert mo, alagaan mo. Diyan ngayon papasok yung mga sistema na atin pong pinag-aaralan. Yung T40, isasalpak na dyan. Paano maaalagaan yung convert mo? Paano magtuturo yung bagong mananampalataya? Wala pa namang alam yan. O kaya mga very simple Bible study materials ang ginagamit po natin, no, para ma-disciple nila, maturuan po nila yung kanila pong mga naaakay sa ating Panginoon. Hindi lahat si Pastor mag-aalaga. Eh, pag dalawa o tatlo, madaling alagaan ni Pastor yan ng 10. Pero pag yan naging 200, pag lahat yan si Pastor ang nag-aalaga, maagang gagraduate si Pastor. Makikita ng mukhaan ng ating Panginoon. So, tatlong bagay, no, ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Una, go. Ikalawa, bear fruit. At ikatlo, fruit remain. At kung gagawin po natin yung bagay na yan, ang sabi po sa last part ng verse, that whatever you ask the Father in my name, He will give you. Paborito natin, ikaw yung last part lang. Nakalimutan natin, bago yung bonus, may trabaho. At alam niyo, pag ginawa po natin yung trabaho, ano man ang hingin natin? Ibibigay ng Panginoon. Panghuli, may magkaibigan si Chick Boy, si Chicken, saka si Baboy. Sabi ni Chicken kay Baboy, Bob, birthday ni Bossing bukas. Isurpresa natin siya ng masarap na breakfast. Sabi naman ni Bob, anong masarap na breakfast naman ang ibibigay natin kay Bossing? Sabi niya, ipaghanda natin siya ng ham and egg sandwich. Binatukan ni Bob si Chick. Sabi niya, ham and egg sandwich? Ikaw, i-itlog ka lang, meron ng egg sandwich. Ako, para makapag-produce ng ham sandwich, kinakailangan patayin muna ako. Ang bossing po natin, ayaw ng egg sandwich. Ang gusto niya, ham sandwich. So, kinakailangan mamatay tayo sa ating sarili para mabigyan po natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Let us go, let us bear fruit, and let our fruit remain. Amen? Amen. God bless you.